Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video tutorial na to ay gagawa tayo ng outlet na may switch at indicator light. Okay, kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa, marirecommend akong panoorin nyo ang buong video. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel, pakihit ang subscribe button at ang bell na katabi nito para ma-notify kayo tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat! Sa tuwing mag-iinang ako, yung soldering iron ko, nakasaksak lang yan dito sa gilid. So yan, nakasaksak lang siya dyan. Kaya sa video na to, gagawa tayo ng outlet na may switch. Para nakasaksak na lang siya palagi, i-on off ko na lang. Ang problema ko lang, ang iniisip ko, baka makalimutan ko siyang, o maiwan ko nakasindi. Kaya lalagyan natin ng indicator light na 5mm na LED. Walang kakaiba dyan. Parehas lang yan ang ginawa kong tester na plug. Okay? Pero dito ang ginamit ko, 100k ohms. Bakit? Para mas maliwanag. Kung gusto nyo ng mas malalim na paliwanag, nagawa ko ng video para sa resistor at LED. Maglalagay na ako ng link sa video description. Okay, sa project ko na to, gagamit tayo ng Amco box. Switch plate, yung tugang, tapos switch at outlet. At syempre yung ilaw natin na indicator light na DIY, yung may diode at resistor. Kaya to dalawa kasi gusto ko rin pakita sa inyo kung anong klase ng mga switch at outlet. So kapares nito, itong dalawang to ay, ang series nito ay classic. Ito naman ay wide. Ito, ang series nito ay classic. Ibig sabihin ng classic, hindi kasya yung wide. Tapos, ito yung wide series, ibig sabihin, hindi kasya yung classic. So, makita natin, mas malaki yung butas ng wide. So, yan yung mga naglalabasan ngayon, puro naka-wide na. Itong saksakan ko ng aircon, ito kakabit ko lang nito. Classic series, nakalagay yan sa mga papel nila, sa mga package nila. Tugang to kasi dalawa butas, yung trigang, yung tatlo butas at yung wanggang o yung single, yun isa lang butas. So yun lang naman. Tapos dito, makapansin natin, ito yung connector niya, push in. Ibig sabihin yung siusok-sok. Para sa akin, mas prepared ko to, yung screw terminal ko, ang connector niya. Kaya kung bibili kayo, mas marirecommend ako, titingnan nyo palagi yung screw connector. Hanggat mara iwasan nyo yung push-in kung may iwasan. Kung may choice naman, mag-screw kayo. Kaya ang gagamitin natin sa project nito, syempre, screw terminal. Ang tag dito, switch plate, tsaka switch cover. Ito yung mga sinuuna pa, yung bakal pa. Meron, marami pa rin naman ito ngayon. Pero mas maganda ngayon yung plastic na yung pinakapitan ng switch para madaling i-recycle. Kasi ito, once na nagbago isip natin at binuka natin ito, nababali ang kalimitan. Ang una natin gagawin ay ikabit muna natin to dito sa plate. Tatanggal yan. Ayan. So yung orientation, wala namang problema kahit paano. Tapos, sisikwatin lang natin to ng flat screwdriver. Didiin lang natin ganyan. Tapos bababa. Okay. Isa pang diin. Yun. Kailangan madiin na madiin yan. Para maganda ang kapit. Okay, ito pa isa. Ganun din. So, ayan. Nakakabit na siya. Ito, pag nakakabit na itong Amco box natin, ilalagay yan dyan, tapos meron niyang kasamang screw. Kalimitan sa screw, nakakasama yan dito. Pag bibili tayo, nakasuksok yan dito, nakaipit. Minsan nakaipit yan dyan, sa mga tabi-tabi dyan. Kalimitan. Minsan naman wala. Kapares nito, wala talaga to. Kaya pag bibili tayo ng mga plate, lagi natin sasabihin sa hardware, yung tornilyo. Okay, balik tayo sa tutorial natin. Maging ganito itsura nyan. Tapos, lalagyan natin ng patayo ko siya ilalagay pag ganito. Yun lang. May bakal pala dun. So, dito ko na sa gitna ilalagay yung ilaw.
Tapos ang magiging connection natin, siyempre kokontrolin ng switch yung outlet natin. Ang magiging wiring natin, isa nakadiretso dito, isa nakadiretso dyan, isa ay nakadiretso, yung isa ay dadaan dito. Pwedeng dito, pwedeng dito. Ito yung switch natin. Tapos yung isang switch, tatalon doon. So pwedeng idiretso ko to dito. Tapos yung isang switch, tatawid dito. Pwedeng idiretso ko to dito. Isang switch, pupunta dito. Pwedeng ganyan. Pailagyan muna natin to ng jumper. Ganito na lang gagawin kong wiring. Ang gagamitin kong wire ay 2.0mm² na THHN o 14AWG. So sa standard ng mga outlet, ang ginagamit natin ay 3.5. Kaya 2.0 ang gamit ko kasi isa lang naman sasaksa ko dito tsaka alam ko yung load niya. So kayang-kaya niya yan, baliwala sa kanya yan. Pero kung hindi niyo alam ang kung anong isasaksak sa outlet niyo, 3.5mm² ang lalagay niyo. Yun yung standard. Kaparas nito, specific ang paggagamitan ko. Ako lang gagamit nito, walang iba. Kaya alam ko na kaya niya to. Okay? Ngayon, kung napapansin nyo, ewan ko kung may mga nakakapansin ito. Sa kada outlet o kaya switch, merong nakalagay na ganyan. Zoom in natin. Merong nakalagay na strip gauge. Tapos meron siyang lubang ganyan. Ang ibig sabihin niyan, ganyang kahaba yung babalatan nyo. Okay? Kaparehas nito, nabalatan ko na siya. Yan yung outlet. So, sa switch, ganun din. Okay? Depende nga rin pala yan sa brand. Ang nakalagay sa kanya ay 10mm. So, 10mm yung haba. Hindi naman kailangan sundin eksakto, pero mas maganda. Kung nakapansin yan, dito naman sa isa, ito yung white series, nakalagay 12mm. Meron din yan. Lahat yan meron. Dito naman nakalagay 12mm gauge. Gauge naman nakalagay sa kanya sa kabla, nakalagay strip. Ayan, ilalagay ko na to. Dito. Tsaka, dito. Ito yung jumper. Mahaba pa nga. Okay lang yan. Tapos to, pwede ko na tong i-fix. Namaya ko na ilalagay yung LED. Okay, babalatan ko lang din tong para dito, tsaka dito yung magagaling sa supply natin. Ayan, nalagay ko na yung wire niya. Para sa input o sa supply natin na 220 volts. Ngayon, kung mapapansin nyo, ito dito ko nilagay. Ayun, sa kabilang butas. So, wala namang problema kahit saan sa dalawang butas na yan. Huwag kayong malilito dyan. Yung dalawang butas na yan ay magkasama lang. Meron yung purpose kaya ganyan yan. Mamaya makikita nyo pag tinap natin to sa katabi niyang outlet. Ayun, ang kulang na lang nito ay yung 5mm LED natin. Ilalagay natin to dito rin sa outlet. Pwede sa dalawan to o kaya isasama natin dun sa kulay itim na yun. So, itong wire na to ay mahaba. So, pwede na to, hindi ko na to puputulan. Pero lalagyan ko pa to ng heat shrink tube o shrinkable tube. Hindi ko na muna ididikit dito para hindi ako mahirapang magkabit. Pero bubutasan ko na to sa gitna ng 5mm. Kaprasong labas lang. So, ganyan ang mga. Ah, pwede na palang hindi lagyan ng glue gun. Pero lalagyan ko pa rin. Kasi medyo force fit siya. Kabit natin sa wall at itap na natin. Lagyan na natin supply para matesting kagad natin. Pero bago yun, nakabit ko pala muna to. Ganyan ang magiging connection niya. Ito yung outlet lang. Tapos ito, i-line lang natin dito. Yan. Okay na. Ngayon, ikakabit ko na muna yung AMCO box. Yung wiring, papalusutin natin dito. Dito ko ilalabas. Dito ko siya itatap sa outlet na to. Sa taas. Ito na siya. Dumaan lang dito, nakadaan. Tapos lumabas dito. Kung mapapansin nyo, meron akong sobrang wire na mga 6 inches. So, medyo napakaba pa nga. So, standard dyan, pag maglalagay tayo, kailangan may sobrang, may excess tayong wire. Para sa pag-re-repair o troubleshooting. Halimbawa, nagpalit tayo ng
outlet, nasunog tong outlet natin, kapres nito. Yan. Tapos to, dito natin itatap. Hindi na ako dadiretso sa breaker. Dito na ako tatap sa kadapay niya. Kaya dalawa yung butas niya. Lagi ganyan. Makikiraan tayo dito. Okay? Yung power ko ay nakapatay. Huwag tayo gagalaw ng supply ng buhayan. Okay? So medyo napahaba yung sobra. Walang problema. Kasya yan dyan. Yan. Kaya ayokong idikit kagad to. Kasi magkakaroon ako ng problema sa pagkakabit nito. Okay, cover na lang. Tapos testing na natin. Kung cover, ilalagay ko to. Binutas natin na 5mm. At lagyan natin ng konting hot glue. Konti lang. Para lang hindi siya umalis. Okay. Yan, malaban ng konti. Yon. Okay, off ko muna. Ngayon, on natin. Naka-on na ang breaker. Nakataas ang breaker, on. Yon. I like it. Ganda. Tama lang yung ilaw niya. Hindi nakakasilaw. Yon. So yun niya, ang purpose kasi nito ay para lang sa soldering iron ko. Para hindi ko maiwan ng nakasindi. Ngayon, itong breaker ko naman dito ay nakasindi lang to pag nandito ako. Binababa ko to pagka umaalis din ako. Nang matagal, sumamatay pa rin yan. Para, syempre, hindi porket nandito ako, kailangan nakabukas yung soldering iron. Kaya meron tayong switch. So yun lang, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maglalagay ako ng link sa video description para sa wiring diagram at sa ibang materials na ginamit ko.